Masayang araw, mga ka-PL. Ito na po ang pinakahihintay nating mga taga-suporta ni Pastor Apollo Quiboloy. Kanina, mga kababayan, sa isinagawang arraignment kay Pastor Apollo Quiboloy at sa apat pa niyang kapwa akusado sa Pasig RTC, ay nagbigay po ng mensahe ang butihing pastor, mga kababayan, sa lahat ng kanyang mga taga-suporta. Kasama na po tayo ron. Ito po ang napakaikli at napakalaman naman na mensahe ng butihing pastor. Ipapanood ko po sa inyo. Pero bago ko po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe ng mga ka-PL natin dyan. Baka naman, at paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag nyo rin pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat, makikisuyo lang po. O ito na po ang mensahe ng ating kaibigang butihing pastor, mga kababayan. Maikli, pero malaman. Pero sa mga talagang malapit na kaibigan ng butihing pastor, siguradong mapapaluha ho kayo dito. Kasi ako kanina, nung napanood ko po ito, kinurot po ang puso ko sa napakaikli. Pero malaman nga na mensahe ni pastor para sa ating mga taga-suporta niya. O ito na ho yung video, mga ka-PL. Message po sa mga followers, sir. Any message, sir, to the followers? Patas lang. So, ayun na nga, mga kababayan, nakakakrot damdamin po ano yung ibinigay ni Pastor Quiboloy na napakaikling mensahe. Tama nga naman, mga kababayan, at ang yan ang kanyang payo sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga membro ng Kingdom of Jesus Christ, na alam nyo yung umaasa na ho sila, mga ka-PL, na sana makasama na po nila ulit si Pastor Apollo Quiboloy sa mga worship, sa lahat ng event na gagawin nila. Kaso sa ngayon, talagang hindi pa maaari. Ito, napakasakit po ito para sa kanila. Kasi ako nga kanina, ulitin ko, medyo nasaktan talaga ako sa sinabi ni Pastor eh. May kurot baga, no? Yung sabihin mo sa mga followers mo na tatag lang, para kang isang ama kasi, mga kababayan ba, na meron kang mga anak, yan, andyan ang asawa mo, tapos ikaw eh na dumaranas na malubhang karamdaman at nalulungkot yung mga mahal mo sa buhay, mga anak mo, no? Mga pariente mo, na baka isang araw eh, alam niya, malagutan ka ng hininga, pero isa lang ang masasabi mo sa kanila, tatag lang. Oh, higit sa lahat din, siyempre, mga kababayan, ipagdasal po natin ang ating kaibigan na butihing pastor, si Pastor Apollo Quiboloy. Mga ka-PL, lalong-lalo na po sa mga membro ng Kingdom of Jesus Christ, ipagdasal po natin siya na sana sa lalong madaling panahon, eh matapos na po itong kinakaharap nila ng mga problema, naway lahat ng mga akusasyong ibinintang ho sa kanila eh hindi mapatotohanan, mga kababayan, o maging not guilty. Ayan, katulad na lamang po kanina pa rin, mga kababayan, no, dito ho sa balita ng ABS-CBN, nakita ko rin po ito. Oh, ang sabi ho dito, basahin ko na rin para sa inyo, ano. Ayan, oh. Oh. KOJC leader, Pastor Apollo Quiboloy and his co-accused leave the Pasig City Regional Trial Court on Friday, September 12, 2024, after pleading not guilty to charges of
qualified human trafficking. Ibig sabihin, oh, mga kababayan, yan po ang kanilang naging damdamin o kanilang naging pahayag na hindi sila, tawag nito, guilty. Ayan. Nino, ni Pastor Kibuloy at nung apat pang naakusahan nga. Oh. Yan po ang kanilang naging pahayag. Hindi kami guilty. Yan. Pero ang mainam ho nito, mga kababayan, ipagdasal po natin talaga, no? Para matapos na ho ito at itong pleading lamang na ni Pastor at ng apat pa na kasama niya ay magkatotoo ho, mga kababayan. Ipanalangin po natin, lalong-lalo na po kayo mga miyembro ng KOJC. Kaya uulitin ko po ang sinabi ni Pastor Apollo Kibuloy na tatag lang. Yan, tuloy lang po kayo mga kababayan, mga kaibigan namin na miyembro sa Kingdom of Jesus Christ. Tuloy lang po kayo sa mga naging pangaral na ni Pastor Apollo Kibuloy sa inyo. Mga ilang taon nang nakalipas. No, ituloy-tuloy niyo lang po yung inyong mga aktibidad. Kung ano man ang meron ngayon, kayo ngayon na ginagawa, tuloy niyo lang. Sabayan niyo rin po git sa lahat ng pagdarasal para matapos na po itong lahat at manumbalik na po, mga kababayan, ang dating saya, no, dating pamumuhay, daily routine ni Pastor kasama ng kanyang mga miyembro. Ayan, sa ganun, lahat tayo magiging masaya na, no? At ang atin na lamang kakaharapin ngayon na problema, mga ka-PL, itong numeroon ng problema po sa ating bansa na tila itong ating Pangulo walang ginagawa. Kita nyo, mga kababayan, binaha ang Kamaynilaan noong mga nakaraang linggo. Nag-landslide sa Samar, mga kabayan, pero ano hong ginawa nila? Nag-party-party pa. Etong araw na ito, kaarawan niya, mga kababayan. May nakapagkwento po sa akin, isa po sa mga palaka po natin, ay palaka, kaibigang butike po natin sa Kisame, mga kababayan, na di umano, merong dalawang bigating bisita na naman si Dayunyor mula po sa ibang bansa. Ayan, mula po sa bansang pinanggalingan po ni Harry Potter, mga kababayan. At ayon pa dito sa ating kaibigang butike sa Kisame, mga kababayan, kaya di umano, merong dalawang nanalo sa, alam nyo na, nanalo sa, alam nyo na, baka lang naman, baka ito ay ibibigay o kumbaga talent fee, mga kababayan. Kasi, banda di umano itong dalawang bisita, mga kababayan. Banda. May tugtugan. Ayan. Sa Palasyo Malacañang, kasi nga kaarawan, mga kababayan, ni Dayunyor. Di ba? Kapag kaarawan, may kainan, mahilig sila sa ganyan eh. Party-party, kumbaga sa madaling salita. Pero syempre, bago ang party-party, mga kababayan, ha? Party-party din ang... ha? Alam nyo na mo yan, ha? Magkabulingit na naman sila. Ang ilong ni Dayunyor, mga kababayan. Tapos, ang perang gagamitin nila para sa kanilang bonggang kaarawan, mga kababayan, saan galing? Pera nila? Hindi. Pera ng taong bayan. Sila-sila lang po ang nakikinabang, mga kababayan. Kumakatok po ako sa ating mga kababayan na hanggang ngayon tulog pa rin sa katotohanan. Hindi pa rin makita ang ginagawang kalokohan, kagaguhan nitong administrasyong banga. Gising. Gising, mga kababayan. Niloloko na ho kayo. Niloloko na ho tayo. Pera ng kabanang bayan na mula po sa atin, mga kababayan. Ginagamit lamang, winawaldas lamang po, mga kababayan, para sa kanilang mga kapritso.
di ba kayo naaawa sa sarili ninyo? Tayo, itong nagsusumikap araw-araw, magbungkal ng lupa, magmaneho ng jeepney, tricycle, at kung ano-ano pang mga mahihirap na trabaho para makabayad tayo ng buwis. Tapos ngayon, gagamitin lang sa mga kapritsyo nila. Waldas, Pilipinas na po ang nangyayari ngayon, mga kababayan. Gising-gising. Ano po ang masasabi ninyo? Sana, ha? Magising na po kayo. Okay, hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Mag-ingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Be blessed.